Hi guys, my name is Anne and welcome back to my channel. So ayun, naisipan ko maglinis ng kwarto ko ngayon and muntik ko nang makalimutan na bumili nga pala ako ng Mickey G lip lights. Ayan, so it comes with different colors or shades. Sabi dito, soft and creamy lip gloss that moisturizes while providing amazing shine in 5 gorgeous shades. Ayun, so meron siyang 5 shades. Ngayon, tatry ko siyang iswatch. So, this is intended maybe for your students, ganun. Kasi, lip lights. So, feeling ko lip shiner siya or lip gloss lang. So, ayun, ito yung loob niya. Ayong Mickey G lip lights. Ayan. So, may iba't ibang shades siya. Walang nakalagay kung ano-anong shades. So, paano ba ito tanggalin? Ayan. So, first, we have the 01. So, I'm guessing na 01, 02, 03, 04, and 05 siya. So, ayan. Susubukan na natin ngayon. Alright. So, I will start with the lip lights or lip... Ah, tama ko. It's a lip gloss. Ayan. So, lip gloss number 1. So, ayan yung lip gloss number 1 niya. So, akala ko kakulay siya ng damit ko ngayon. Pero, nung ilagay ko siya sa lips ko, ayan yung color niya. Transparent lang siya. And, napaka... lagkit niya sa lips to the point na feeling mo magda-dry yung lips mo. And, feeling ko... May kumain ako ng lechon na may tulog na mantika. So, ayun. Yung discomfort, 100%. And, ayun. So, feeling ko hindi ko tatagalan kasi feeling ko nasusunog yung lips ko ngayon. Para kang naglalagay ng lip tattoo. Ayun. Tanggalin natin yung first layer. Yung first, yung number 1 lip lights. So, ngayon, itry ko naman si... Tadan! Number 2. So, may pagka-orange ang color niya. Okay. So, try natin. Ayan si number 2. So, may pagka-orange yung lips ko ngayon. Para akong nagpapak ng Tang orange juice. Kasi nandito lang siya or uminom ng orange juice tapos hindi nag-toothbrush. Yun yung itsura niya. And, same issues. Super lagkit niya sa lips. Andun yung idea na glossy siya, pero parang mas gugustuhin kong bumili nung lip gloss ng Everbilena, yung 2-in-1, yung pwede mo siyang gamitin na cheek tint at the same time lip gloss. And ito talaga, yung parang feeling ko bukas dry yung lips ko. Sorry. Honest lang. Ayan, so subukan naman natin yung third shade or shade number 3, which is the pinkish one. This one. Reddish one. I'm sorry. Kasi meron pang dark pink dito. And pink. Ayun. So, try natin. So, ayan guys. Itong number 3. Nagustuhan ko siya. Kasi feeling ko kahit hindi na ako gumamit ng lipstick. Ito na lang. Okay na. So, yung for everyday use, pwede ko siyang gamitin. Unfortunately, hindi ko alam kung kaya kong tagalan yung pagka... sticky niya sa lips ko, especially na mahilig akong uminom ng coffee from time to time na mabakante ako, uminom ako ng coffee. And I don't think this will last longer. And it's not even soft. I feel yung lips ko na feeling ko uminom ako ng napakainit na tubig kasi nanginginit talaga siya. Mainit siya sa lips. And I don't think pag umuwi ako sa Pilipinas and ito ang ginamit ko, matatagalan ko siya. So, ayun. Sorry again. Pero, yung shading niya maganda. Hindi ko na kailangan mag-lipstick. And I like the color. Ayun yung idea. Pero yung comfort lang, mga bes. So, ayun. Try natin yung shade number 4. So, ayun. This is the shade number 4. Ayan. So, may pagka-light pink siya. So, subukan natin. So, this is the shade number 4. So, this is literally kumain ng lechon. Super shiny niya. Pero, maganda siya guys. Especially sa mga students na pinagbabawal gumamit ng makeup. Ayun. So, maganda siya. So, feeling ko, this is not for
middle-aged woman like me. So, ayun. sorry. Ayan. So, hindi siya para sa age natin na ranging from 20s pataas. So, ayun. So, feeling ko maganda to sa mga high school students na kikay, mga early, yung freshman, freshman natin, secondary, second year college, ganun. So, maganda siya. Very light lang siya. And, yun nga lang, sticky. So, ayun. So, excited ako sa shade na to kasi ka-color siya ng nail polish ko ngayon. Ano, not exactly kakulay. Pero, excited ako kasi feeling ko magagamit ko to sa pag-duty. So, try natin. So, ayun guys, yung shade number 5 natin. Medyo disappointed ako kasi it turns out na parang ang tagal-tagal ko nang nagsisigarilyo sa naging shade niya sa lips ko. So, feeling ko, mas prefer ko si shade number 3, which is nagla-light up sa mukha ko, and I really like it. And ito, na-disappoint ako kasi pink pa naman siya, dark pink, shocking pink yung ano, pero wala. Para lang, paggamit ko, para akong nagsisigarilyo for 25 years. Ayun, so nag-dark yung lips ko. So, my overall review with regards to the Mikia G Lip Lights Lip Gloss, siguro from 10, I will give this a 7. A 7. Siguro for me, 7 siya. Kasi hindi naman ako super fan ng lip lights or lip gloss. Talagang lipstick ako ever since. And at that time, hindi pa naman 100% pinagbabawal ang paggamit ng lipsticks. Yung light lipsticks, light colored lipsticks. So, ayun. So, maire-recommend ko to sa mga students natin na kikay and gustong yon mag-blooming para kay crush. Ayun, so try niyong gumamit nito, pero kung super init ng panahon, I guess hindi siya maganda kasi magda-dry talaga yung lips mo, and napaka-irritating niya gamitin kasi super dry niya nga, ang init niya sa lips, and para kang gumamit ng lip tattoo na nasisimula pa lang manigas. So ayun, hindi para sa akin, hindi ko siya super bet, pero iba-iba naman tayo ng opinions pagdating sa mga kakikaya natin, and for me, ayun yung opinion ko. So ayun, so medyo may na-observe lang ako kanina habang naglalagay ako ng third shade ng lip lights. So ayan guys. Ayan, so as expected, nag-chop lips na ako. So hindi siya hiyang sa akin, and hindi ko na to gagamitin ulit. Nag-chop yung lips ko. Ganun kabilis, guys. No. This is my first and last. Pasensya na, Mikia G. I am a fan of their nail polish. Promise. Itong nail polish ko, guys, it's Mikia G. Marami na akong iba't ibang shades ng Mikia G. And I really like them kasi nurse ako. Lagi akong naka-gloves. Lagi akong naghuhugas ng kamay ko and instruments and yung ibang gawain para sa kamay. And as you can see, I put this nail polish probably Friday night, and today is Monday night. And ayan, tingnan nyo, wala pa siyang kadungis-dungis. Buong-buo pa rin siya, and I really like it. And mabilis siyang matuyo, guys. Matibay, mabilis matuyo, wala akong ka-complain. Plus, hindi ako gumamit nung yung transparent nail polish. So, ayun guys. Ayun lang, so this is it. So, this is it, my review for the Mikia G Lip Lights. And ayun lang ang masasabi ko. So, if you are interested in buying the Mikia G Lip Lights sa mga student natin dyan, you can visit any shops of Mikia G dito sa Saudi Arabia. So, ayun, Saudi Arabia, guys. I don't know kung meron sa Philippines or any other countries, pero dito sa Saudi Arabia, meron sa mga malls. Magugustuhan to feeling ko ng mga kids natin or sisters natin na nag-aaral pa lang, na high school pa lang, and dun sa mga hindi naman super heavy mag-makeup, feeling ko magugustuhan nila to. And if you think I help you with this video, kindly hit the like button, and
If you have any suggestion or comments, kindly leave a leave your comments on the comment box below. And if you want to see more of my videos, kindly hit the subscribe button. So see you again next time, guys, and thank you for watching. Have a great day.